I'm happy to be here after a few invitations kasi busy rin kami sa office. In fact, gagaling ko lang sa office ngayon kasi halos everyday meron na kaming work sa opisina kahit na 50% pa lang yung ating workforce. So sa management, we keep on meeting, brainstorming, and doing our work. Isa sa mga pinagkakaabalahan namin ngayon yung upcoming virtual rally natin, and I'd like to invite everyone and remind everyone of our upcoming 14th year virtual rally sa June 28 at 3:30 p.m. So book your calendars for that, block your calendars for that. Ang goal natin is about 100,000 live viewers on June 28 because we will be recognizing our new global ambassadors, new MCs. And at the same time, we would like to mark, to make our mark in the industry that we are the first networking company to do this virtual rally with over 100,000 participants. No, yan ang in-expect natin. Magkaroon tayo ng more than 1,000 participants. And beside that, no, marami tayong mga gagawing revelations. Marami tayong gagawing mga announcements, particularly sa DocEd. Marami tayong mga big news. So I hope everybody together with your group will be able to attend this big event. That's again in June 28, 3:30 in the afternoon. And sa buong mundo to, no? Sa buong Pilipinas. That's why simultaneously all our branches all over the world will plug in sa official Facebook page ng Alliance in Motion because FB Live po natin gagawin itong virtual rally na to. So again, I'd like to remind everyone. So, ayan, nakakapanibago because even us in the office, naninibago kami sa new normal na to. And walang nakapag-anticipate, no? Walang naka-isip, walang naka... hindi natin ini-expect, walang nag-expect na mangyayari itong lockdown na ito. In fact, nung nangyari ito nung March 15, lahat tayo nabigla. Kasi hindi natin alam paano tayo mag-a-adjust. Dahil unang-una, ang networking, sanay tayo sa physical, no? Physical na negosyo. Yung pupunta ka sa office, magdadala ka ng prospect, pupunta ka sa office, bibili ka ng product. Pero meron tayong mga ilang mga distributors na sanay na sila sa online marketing. Kaya mabilis na nakapag-adjust, no? But what I'm going to discuss tonight is ano yung importance ng tinatawag nating business continuity. Pag sinabing business continuity, ito yung making sure that there is a continuity in terms of business activity. Kasi pag merong continuation ng business activity, meron ding continuation ng income, meron ding continuation ng commission. And for the last almost 2.5 months na we are under lockdown. Unfortunately, syempre nakabakasyon, nanibago tayong lahat, quarantine. Who would ever thought in our generation mangyayari tong quarantine na ito? So maraming nanibago, mga negosyante, mga trabahador, employee, lahat ng professions tinamaan dito. And including network marketers, including us, no, sa networking industry. And yung lockdown, maraming mga nai-reveal yung lockdown sa maraming tao. Sa ibang tao, lumabas yung galing nila during lockdown. Yung ibang tao naman during lockdown, lumabas yung weakness. So maraming revelation itong quarantine or lockdown na ito. But talking about the AIM Global Community, talking about the Empowered Consumers Community, no? Marami mga distributors nagbakasyon during lockdown, nagbakasyon during quarantine. Wala namang masama doon. Pero pag nagbakasyon ka, may good news ako sa'yo, na magbabakasyon din yung commission mo. Kaya marami tayong distributor nagbakasyon, hindi ng commission. So again, wala namang masama doon, no? Kung you took this quarantine period, itong lockdown na to, if you treated this as, you know, quality time for yourself, for your loved ones, for your family. If you took this chance to take a vacation, there's nothing wrong with that.
But let me tell you that pag purely mo lang na tinrato itong lockdown or quarantine na bakasyon, ang bad news noon, magbabakasyon din ang komisyon. So, ngayon, marami akong kwento sa inyo from the management. Marami akong kwento sa inyo ng mga experience namin sa mga distributors kasi magugulat kayo, maraming mga distributors ng AIM, no? Na kung kailan nagkaroon ng lockdown, na kung kailan nagkaroon ng quarantine at meron tayong ganitong crisis, saka naman naglakihan yung mga checks nila. Saka naman umangat yung grupo nila, no? Although marami din tayong distributors na nagpa-apekto dito sa lockdown na ito. So, what I'm trying to say is, kung yung lockdown ang common denominator natin lahat, bakit may mga distributors maganda yung production, maganda yung income nila, maganda yung kanilang commission, pero meron din namang mga distributors humina lalo yung grupo, hindi kumita and everything. So what I'm trying to say is, hindi yung pandemic ang problema, hindi yung lockdown ang problema, hindi yung quarantine ang problema. Kasi kung quarantine yung issue, dapat lahat ng distributors lagapak, bagsak lahat ang cheque, bagsak lahat ang grupo, pero hindi eh. Kung lockdown ang problema, ang question, bakit may mga distributors, mas lumaki pa yung income nila, lumaki pa benta nila? In fact, meron pa tayong ibang mga distributors na nakabili pa ng sasakyan ngayong lockdown, cash, katulad ni Rafael Vergara, naglabas siya ng Mustang niya, about 3.5 million cash. May mga friends kayo sa Facebook, crosslines nyo probably, makikita nyo, they're very, very active in their online marketing. Makikita ninyo, because of our easy online shop, makikita ninyo sa mga post nila, ang dami nilang nire-receive na delivery, ang dami nilang mga post about their pay-ins, pinopost nila yung mga cheque nila, income nila. In fact, today, or kahapon, June 15, a lot of our distributors posted their Unilevel, Stairstep, and UPP income. And you will be amazed, these people have big production kahit na may pandemic. So as leaders, ang wisdom dito is that we should never be affected alone by external issues, kasi yung pandemic, yung quarantine, yung crisis na to, it is all external eh. And in terms of business and entrepreneurship, we cannot be affected solely by the external factors. Kailangan hindi tayo nagpapapekto lang sa external factor, which means these are factors that we cannot control. So lagi nating sinasabi to sa leadership training, instead of focusing on things that we cannot control, why not focus on things that we can control? Halimbawa, yung pandemic, yung crisis, yung quarantine, yung lockdown, yung walang transportation, hindi natin makokontrol yan eh. Kung magpapadala ka sa isip mo na wala akong magawa ngayon kasi may quarantine, ang hirap mag-recruit, ang hirap magbenta, wala akong prospect, walang pera mga tao kasi yung economy down. Kung dyan ka fo-focus sa mga bagay na yan that you have no control over with, hindi ka na magiging productive. Pero kung isi-switch mo yung mindset mo na bakit ako mag-focus sa mga bagay na hindi ko makontrol, mag-focus ako sa bagay na makokontrol ko. Like what? Enhancing your skills, probably. Kaya mong kontrolin yan, yung pagpapagaling ng sarili mo, tawag dyan. Mag-improve ka ng skills mo. Kung dating hindi ka sanay sa online market, sa online, improve mo yung skills mo sa online. Kung dating, hindi ka marunong sa digital, hindi ka marunong sa Facebook, wala ka masyadong alam sa internet, wala ka masyadong alam sa IT or information technology, focus on things that you can control, like adapt to the new normal. Kasi yung new normal requires us to be familiar with online or digital selling. Because, you know, makikita nyo ngayon, ano, gusto ko ma-appreciate nyo to, karamihan ng mga tao ngayon, whether nawalan ng trabaho, nagsara negosyo, karamihan ng mga employees ngayon, no, na yung tinatawag na no work, no pay, hindi sila makapasok, gusto man nilang pumasok, like dito sa Metro Manila, gusto man nilang pumasok pero walang transportation, no? Ibig sabihin, hindi sila makapasok, so nasa bahay lang. Ang pinakamabilis na racket nowadays, alam nyo ba kung ano? Ang pinakamabilis na paraan para kumita ngayon is sales.
selling. So marami mga tao, whether they are professionals, gustong kumita ng income, gustong kumita ng extra kasi nga, hindi sila regular na kumikita sa trabaho nila. Alam niyo, ginagawa nila, nagsishift sila sa selling, nagsishift sa benta-benta. So what I'm trying to say is that ang pasok na paraan para kumita ngayon is benta-benta. Dito lang sa condominium namin, ano, sa community namin, ang dami-dami namin ditong neighbors na magmula nung quarantine. Aba, kung ano-ano mga binibenta nila, nagbebenta ng mga et cetera, pandesal, nagbebenta ng cake, puto, nagbebenta ng ube cheese, ang daming mga kung ano-ano mga binibenta racket, which means ang sasalo pala sa maraming profession is walang iba kundi sales or benta-benta. And we are so fortunate na nasa benta-benta na tayo. Kaya ngayon, ngayong panahon ng lockdown dahil survival mode, nawala po yung mga arte ng mga tao. Yung dati, ang hirap-hirap, you know, sabihan na magbebenta tayo, ang hirap rekrutin at ayaw sa benta-benta. Ngayon po, napakadaling mag-recruit ng benta-benta kasi nasa survival mode ang mga tao. Tanggal ang arte ng mga tao eh. Ngayon sa atin sabihin ng mga prospect na ayaw nilang magbenta. Magugutom yung mga yan because the truth is, ang pinakamabilis na sasalo ng profession ng kahit na sino is sales. Isipin nyo, may kapitbahay kami, stewardess, may mga kapitbahay kami dito, nagtatrabaho sa SM, marketing manager ng SM, nasa call center, supervisor ng ganito, customer service ng Globe. Alam nyo, mga ginagawa nila tuwing meron kaming tinatawag na Saturday community market, nagbebenta sila dito sa baba namin. Gulay, fishball, cake, alcohol, lahat under the sun. Kaya doon mo ma-observe na ganun kaganda ang sales. Ibig sabihin, ang pinakamadaling profession para mag-shift, yung ikaw eh, may mahanapan ng racket, ang pinakamabilis ay benta-benta o sales. And buti na lang sa AIM, nasa benta-benta na tayo, nasa sales na tayo, hindi na tayo kailangan mag-shift because ito na yung profession natin. And like what I've been saying earlier, that, you know, yung dating mga tao pinandidirihan ng benta-benta, doon din pala sila pupunta ngayon sa benta-benta. Kaya mamaya babalikan nyo yung mga prospects ninyo na napakahirap recruitin dahil ayaw nila sa sales. Ngayon, everybody loves selling. Sabi nyo sa akin ngayon, sinong kilala nyo ang ayaw ng benta-benta ngayong panahon na to? Lahat gustong magbenta, lahat gustong mag-racket, lahat gustong matuto ng online selling, lahat gustong matutong magbenta-benta because yun yung pinakamabilis na paraan para kumita dahil nga maraming nawalan ng work, maraming mga nawalan ng trabaho. And so, ibabalik ko sa AIM, bakit may makikita kayong ibang mga distributors na kung kailan pa merong lockdown, kung kailan pa merong ganitong pandemic or quarantine, mas gumanda pa production nila. And yan yung ipapaliwanag ko ngayon. Ano? Sabi ko nga kanina, huwag tayong mag-focus dun sa mga hindi natin makontrol, yung mga external factors. Mag-focus tayo dun sa factors that we can control, like our skills. We can control our attitude. We can control our activity. We can control our emotions. No? We can control the things that we wanna do, yung mga bagay na gusto natin gawin. And so, my presentation for tonight, let me just share with you yung mga, you know, dapat nating gawin, no, para maging successful in this business. I-prepare ko lang sandali yung aking PowerPoint, no, so you guys could appreciate more what I'm saying. Ayan. Okay. Mag-screen share ako, right? Mm-hmm. Ayan. So, let me just tell you na ito yung presentation ko in terms of production, no? Kung may mga makikita kayong distributors na mas gumanda pa yung production nila ngayong may lockdown, eh, papaliwanag ko, hindi po magic yun, ano? Hindi yan basta-basta na lang dumating. Hindi yan basta-basta na lang nangyari because productivity is not magic. It's actually discipline. Kaya kung may mga nakikita kayong distributors, leaders, na ang dami lang activity, ang ganda ng income nila, ang ganda ng takbo ng network nila, ang ganda ng production nila, eh hindi po magic yon. Meron silang daily disciplines na ginagawa every day. Meron silang step-by-step na ginagawa every day sa business nila
kung bakit malaki yung kanilang production kahit na merong pandemic. This is what I'm saying about, instead of us focusing on things that we cannot control, let's focus on things we can control, primarily yung ating activity. Kaya nating makontrol yung activity natin, whether kakausap tayo ng mas maraming tao o hindi. Makokontrol natin yung skills natin kung hindi kayo marunong mag-online. Makokontrol mong mag-aral na mag-aral na mag-aral. And so, let me tell you what are the things that drive production. Ano yung mga daily disciplines? Bakit may mga distributors na mataas ang production? Number one, okay? These are the 11 ways to develop daily disciplines to drive production, ano, para tumaas ang production. Number one, makikita ninyo yung mga distributors na lumaki ang income, lumaki ang cheque. Well, let me remind you, kahit may lockdown, kahit na may pandemic, meron kasi silang goal. You know, bato-bato sa langit, pero let me tell you, maraming distributors na nagkaroon ng lockdown, nawala din ang kanilang target. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nagbakasyon sila, nagkaroon ng quarantine, nagbakasyon sila, eh di nagbakasyon din ng pay-in, nagbakasyon din ng komisyon, nagbakasyon din ng pairing nyo, nagbakasyon din ng unilevel, stair-step, binary, simply because, nung nagbakasyon, wala nang target, wala nang goal. No? They did not set their goals anymore. Ang goal na lang nila is that, you know, sana matapos na tong pandemic. Ang goal na lang nila, kailan kaya matatapos ito para makapag-aim global na ako. So, a lot of people waited that the pandemic or crisis and quarantine will be over. Pero hindi ganun ang pagbe-business. Sa totoo lang, dapat mabilis kayong mag-adjust. It doesn't mean na merong lockdown, eh hindi na kayo magkakaroon ng goal. Kaya po yung mga distributor na nakita nyo na mas lumaki pa ang income ngayon, well, let me tell you, target kasi nila yon na kahit na merong lockdown, na kahit na merong pandemic, eh gusto nilang kumita. And not only that, hindi lang sila naglagay ng target, malaki yung target na nilagay nila sa sarili nila. Because, alam nyo, pagka yung target mo, whether ang limbawa, ang target mo, income, pag yung income na target mo is masyadong maliit, hindi ka na magsisipag o mag-exert ng effort. Pag masyado namang malaki, tatamarin ka kasi iisipin ng mind mo, imposible. Dapat mag-set ka ng goal na katamtaman lang. Ang tawag doon, set goals big enough that you will become invested in it. Ibig sabihin, ma-attach ka, mag-invest ka ng time and effort, hindi ka ma-overwhelm, hindi ka mabibigla. So, one of the things that drive production in terms of discipline, eh dapat meron kayong goal. Halimbawa, walang pinagkaiben sa pag-workout or pag-gym. Hindi ka pwedeng mag-workout, hindi ka pwedeng mag-gym nang wala kang goal. Kasi kung wala kang goal, halimbawa, ba't ka nag-workout? Wala lang, gusto ko lang mag-workout. Hindi mo goal pumayat, hindi mo goal na sumeksi, hindi mo goal na mag-build ng muscle, tatamarin kang magbuhat, tatamarin kang mag-gym. Whereas kung meron kang goal, sasabihin mo sa sarili mo, well, ang goal ko kasi is to lose 10 pounds kasi lumalaki ako, bumibigat ako, baka maging problem sa akin to pagka hindi ako nag-lose ng weight. In other words, kaya sila nag-gym, kaya ako nag-gym kasi may tina-target ka. So, if you're gonna ask me bakit may mga distributors na walang production ngayong lockdown, isa lang, wala po silang target. Wala po silang goal ngayong lockdown. Kaya, ang production nila, eh mababa o halos zero ang production. Kasi, ang totoo niyan, pag may goal kayo, tatrabahuhin mo eh. Magsusumikap ka na hatawin eh. Kasi, it's a goal. Pag wala kang target, I mean, you know, suntok sa buwan. Kahit na ano na lang ang gawin mo, you will have a lot of time wasting your time. Wala kang gagawing activity, mas marami kang panahon matulog, mas marami kang panahon kumain, mas marami kang panahon manood ng TV, kasi wala kang goal. So, one of the things that drive production is setting big goals. And not only that, no, importante yung goal mo, eh may kahulugan sa'yo. Mahirap naman yung, alam nyo, maraming hindi nagiging successful sa aim kasi nagsiset sila ng goals na hindi naman mahalaga sa kanila. So, importante, mahalaga sa inyo yung goal nyo. Merong ibig sabihin, merong kahulugan. Because ang mahirap yung, gusto mong kumita ng 50,000, 100,000 per month. Pero ano bang kahulugan sa'yo pag kumita ka ng 50,000? So, ang sinasabi ko dito, huwag kayong magsiset lang ng goal, huwag kayong magsiset ng target, huwag kayong mga ngarap na walang ibig sabihin sa'yo, na walang kahulugan sa'yo. Dapat merong kahulugan. Kasi more than the object itself,
more than the money itself, ang importante doon kung ano yung kahulugan ng perang yun sa'yo. Halimbawa, bakit gusto mong kumita ng 50,000? Well, gusto kong kumita ng 50,000 kasi pang-enroll ko sa mga anak ko sa magandang school. Gusto kong kumita ng 100,000 kasi gusto kong mag-ipon para makabili ng sasakyan. Bakit gusto mong magkaroon ng sasakyan? Para mas maging comfortable yung transportation namin. O bakit gusto mong mag-travel? Goal ko mag-travel kasi ang kahulugan sa akin ng travel is memories. In other words, pag may goal kayo, kailangan meron siyang kahulugan. Ang nagiging issue sa maraming distributors, may goal nga pero walang kahulugan sa kanila yung goal na yun. So kahit pa gaano kaganda, kalaki, kahit gaano pa ka-significant yung mga target or yung goal ninyo, if they have no meaning, if they are not meaningful for you, hindi sila makahulugan, hindi sila mahalaga, hindi sila valuable sa inyo, hindi mo rin siya panggigigilan. So, katulad ng binanggit ko kanina, isa sa mga sikat na distributors natin, si Rafi Vergara. Kasi sikat siya sa buong AIM Global or Empowered Consumerism ngayon. Kasi, you know, this guy, he clearly set his goal even before there was a lockdown, which means he's now driving a brand new car, a Ford Mustang. He bought cash for about 3.5 million. Now, to think that there is crisis and pandemic, how come this guy is able to buy his car? How come he did not just save his money instead of him buying his car? Why not just save his money because it is more important now? Well, let me tell you, you cannot question his motive because in the first place, that was his goal. It was clear to him. And he knows the value of that Mustang for him. So, ibig sabihin, alam ng tao kung ano yung kahulugan ng pagkakaroon ng kulay orange na Mustang sa kanya. Because for him, probably, the meaning of that goal is what? Fulfillment, validation of his success. Probably, it was his childhood dream to own a muscle car, which is Mustang, orange Mustang, no? So, what I'm saying here is that for people who have goals and they know what those goals are for them, for people who know what's the meaning of their goals to them, hindi nyo sila, you can never simply stop these people from really working hard to get their goals because they know they put an attachment to their goals. So, wag lang kayong mangangarap ng pera. Dapat meron pong translation yung money na yon para sa inyo. Yan ang importante dyan sa setting clear goals. So, two things to drive production. Number one, set big goals. And number two, set clear goals. Kaya kung may mga nakikita kayong maganda or malaki ang mga income nila ngayong may pandemic, ngayong merong crisis, ang dami pong nag-half million, ang dami nag-to 250,000 per month. Well, ang number one sa kanila, nag-set sila ng target, nag-set sila ng goal kahit na merong pandemic. Kahit na naka-lockdown sila, nag-set sila ng goal, kaya hataw pa rin sila sa online, hataw pa rin sila sa pagpapagaling ng skills, hataw sila sa kakaaral kung paano nila mamamaximize yung FB or yung Facebook boosting. So, in other words, there are a lot of tools you can actually use para magkaroon ka ng bagong kaalaman dito sa new normal na ito. Well, sabi nga, people with big goals or people with goals succeed because they know where they are going. So, these people who were able to achieve their goals, that number one na lamang nila sa maraming mga hindi, number one na lamang nila sa mga walang goals is that yung may mga goals, alam nila kung saan sila papunta. Meron silang tinatawag na direction. So, kayo, I challenge each and every one of you, what is your direction? What is your goal? Have you set your target in terms of production, in terms of pay-ins? Have you set your goals in terms of your commission, in terms of your income? Because pag may tinatarget kayong income, may tinatarget kayong commission, matatranslate nyo to sa activity dahil doon nakasalalay kung ilan ang kakausapin mo, ilan ang iko-closing mo, ilan ang prospect na lalatagan mo para mag-pay-in, para in sa income. So, very important, if you're disappointed that you did not perform well for the last 2 months, ang production mo mababa, etc., hindi po kasalanan ng lockdown and pandemic yan. Let's not be
victims here, because the moment you keep blaming yung crisis, yung pandemic, yung lockdown, yung quarantine, ang biniblame nyo kung bakit wala kayong income sa empowered consumerism, you're in a victim mode. Because there are some people in our community na mas malaki pa ang kinita. So instead of them being victims, they took responsibility. They are response-able. Diba? Yung responsible na word comes from two words, response and able. They are able to easily adjust. They are able to adapt to this new normal. They were response-able, kaya po mas kumita pa sila ngayong may lockdown. So let's not do the blame game here. We blame the pandemic. We blame the lockdown. Then you become a victim. And when you become a victim, you never accomplish anything. All right? Number three, sa mga active, sa mga gustong magkaroon ng malaking production, well, let me remind you, alam nyo, everyday matters. Kung gusto nyo, tumaas ang production nyo, dapat ang tingin nyo sa pang-araw-araw is napakahalaga. Hindi dapat kayo nagsasayang ng oras, araw sa pag-prospect, sa pag-present online. Hindi dapat kinag-access ng oras para mag-build ng network online, because the new system now under the new normal is really online marketing. Magbi-build ka ng network mo via online. Yun talaga yung bago ngayon. And pag hindi ka nag-adjust, ang worry ko, let me tell you, pag hindi kayo nag-adjust, you will become obsolete one day. And when you become obsolete one day, you will wake up to a world that no longer exists. So that's why it's very important that you adopt the need to really adjust to this new condition. And the best way for you guys to really adjust to this new condition is learn how to sell online. Online selling, online marketing, online sales. Yan yung new trend ngayon. Because hindi nga makalabas ng bahay, hindi walang transportation, bawal ang mass gathering. So saan kayo magpipresent? Online. So when you're trying to build your network, when you're trying to build your enterprise, yung negosyo mo pag binibuild mo, kahit naman saan, pag magbibuild ka ng restaurant, di ba araw-araw mong bubuksan yung restaurant mo? Pag magbibuild ka ng, pagka magtatayo ka ng auto shop, bagong tayo yung auto shop mo, di ba araw-araw kang magbubukas ng auto shop para may pumasok na mga magpapagawa ng kotse? Can you imagine kung meron kayong business pero hindi nyo araw-araw ginagawa? Can you imagine may restaurant ka pero hindi mo araw-araw binubuksan? So please, know that everyday matters. Paano malala masasabing bukas ang business mo sa AIM Global? May activity kayo everyday. Nagbebenta ka, nagpo-prospect ka, nagre-recruit ka sa Facebook, nagpo-post ka na you are looking for motivated people to earn 15,000 per month, PM me, nag-a-ads ka, nagpo-post ka ng nakakatulong sa negosyo mo. Diba? May mga joke nga sa Facebook ngayon. Sabi, yung isang distributor, pinost niya, bakit daw ako post ng negosyo ko sa wall ko? Siyempre, sabi ko, dahil negosyo ko to, mag-abang ka, one day, gagawin ko ng mall itong wall ko. So, I mean, di ba? Paano nyo minamaximize yung social media? Paano nyo minamaximize yung business ninyo? So, you have to appear, dapat lumabas na bukas ka araw-araw. So, para masabing bukas ka araw-araw, active ka araw-araw. Active ka online. Naghahanap ka ng prospect online, naghahanap ka ng mabibentahan online, nag-a-ads ka, nagpe-Facebook ads ka, pinararamdam mo sa mga friends mo sa Facebook na, you know, you are looking for prospects nowadays. And it's important that you have to take action daily. Kung hindi pa kayo marunong mag-online, hindi pa kayo marunong mag-Zoom, hindi pa kayo marunong mag-FB boosting, hindi pa kayo marunong mag-present, hindi pa kayo marunong mag-maximize ng mga closed groups, you have to learn those nowadays, because yan po ngayon ang bagong skills na kailangan nating matutunan under the new normal. Kasi yung dati nating skills, valuable po yan dati. Yung ikaw marunong magsalita sa harap, may mic, nasa stage, may postura ka, o kaya yung marunong ka maglatag ng one-on-one sa table, marunong ka mag-closing, valuable yung skills na yan sa old normal. Ngayon, hindi na valuable masyado yan kasi merong tinatawag na new normal. And after the new normal, may panibago pa, yung next normal.
So kailangan mag-adjust ka. Three stages. Merong old normal, merong next, merong new normal, yung nangyayari ngayon. And may tatawagin pa tayong next normal. So can you imagine if you are not able to adjust very well, mapapaghulihan kayo. So make sure that you do the business every day. Make sure na saksak mo yung saksakan mo ng maraming activities yung schedule mo, because yun ang magpapalaki ng production, yung marami kayong activities. Now, when your group, no, yung grupo pinag-usapan na mostly of your activities will be online, yun muna ang plano, ang strategy ng grupo. Yun muna ang gagawin. Don't argue with a plan. When you start a process, when you start a program, don't question it as much as possible. Don't hesitate. Kaya kung ang direksyon ng PGX ngayon, for example, sinabi ng mga top uplines yun na most of our activities should be done online. Dapat matuto muna tayong mag-online presentation, online meeting, online organizing. Yun muna yung direction na dapat sinasabayan mo. Huwag mo munang banggain. Baka mamaya niyan, nasa online ng direction ng grupo, ikaw naman, hanggang ngayon, offline ka. Hinihintay mo pa rin bumalik yung old normal. Eh, katulad na sinabi ko, kung ang direction ngayon, nasa new normal, ikaw, pabalik sa old normal, hinihintay mo mawala yung lockdown, before you know it, ubos na mga prospect mo. So, don't argue with the plan. No? Alimbawa, sa management, ang strategy ng company ngayon is empowered consumerism, which means ang latag natin, puro easy, ang package natin, easy, ang marketing plan natin, easy. Ikaw naman hanggang ngayon, alliance in motion ka pa rin maglatag. So, you know, yung ano ka, wala ka sa plano. Ibig sabihin, you keep arguing with the plan. So, kung ano yung direction, sabayan mo na lang muna kung yung strategy ng AIM Global ngayon, sabayan mo siya. Don't hesitate. Huwag ka muna magdalawang isip. Sabayan mo kasi yung easy branding natin, yung empowered consumerism branding natin, that actually reset, no? Ni-reset nito yung playing field, which means lahat ngayon back to zero because bago yung easy. So we are all beginning again. Pangalawa, mas in-enhance natin yung marketing plan ng easy. Pangatlo, meron tayong easy online shop, which bumaga, nag-fit in siya sa online marketing ngayon under the new normal. So, when I say don't argue with the plan is that kung ano yung general direction ng grupo, sabayan po ninyo. Sumabay kayo sa direction ng company, sumabay kayo sa direction ng grupo ninyo. Do not do the opposite. Yan ang ibig sabihin ng don't argue with the plan. Pagka sinabi na lahat ngayon puro Zoom meeting muna, lahat ngayon, makinginig muna kayo ng mga easy talks. Kung may prospect kayo, may schedule po lagi ang FB Alliance page natin, no? Ng easy talks tuwing 3 p.m. Meron tayong echo, meron tayong neko, meron tayong leadership training. May iba-ibang araw yan tuwing 3 o'clock. Meron tayong consultation with Doc Butch. So, sabayan nyo tong plano na to ng company. Sabayan nyo yung plano na yan ng grupo ninyo. Because pagka naging hindi ka nag-cooperate, hindi ka sumabay sa direksyon na ito, eh baka mapagulihan kayo. That actually drives production. Kung may pinag-usapan yung grupo at ito muna yung strategy natin at susundin ng bawat isa, eh magiging productive yung grupo ninyo. That actually drives production. If the plan right now is about business continuity, katulad ng sinabi ko, yan yung ibig sabihin that we are creating plans and processes and systems to ensure the continuation of business, eh wala namang ibang paraan, walang ibang plano na maganda, walang ibang strategy, kundi online. Kaya yan muna yung gawin nating plan for each and every one of us. Just to make sure na merong business continuity kahit na merong quarantine. Because alam nyo, sa totoo lang, yung hindi matututo ng online ngayon, hindi kayo magkakaroon ng business continuity. Magkakaroon kayo ng tinatawag na business stoppage. Mag-i-stop ang negosyo ninyo. So if you want business continuity, develop new skills and stick with the plan. Ang direction natin is online to make sure that there is business continuity like ang ginagawa po ng AIM Global ngayon. Ano? Tayo sa AIM, yung management, we made sure na meron kayong business continuity. Paano yun? By making sure that we have a steady product supply, by making sure that our infrastructure is ready. Marami sa inyo hanggang ngayon, no? In fact, buong community ng AIM,
hanggang ngayon, araw-araw ang pay-in or araw-araw ang payout natin. Marami mga companies na hindi sila makapag-payout. Dami-daming mga struggling enterprise, daming mga entrepreneurs, ang dami negosyante ngayon. Struggling sila. Nagtatanggal ng empleyado, maraming company, nagsasara. Pero ang AIM Global or Empowered Consumerism, we are thriving. Continuous ang product supply natin. Continuous ang daily payout natin. Protected ang infrastructure natin like our IT. Aggressive tayo in terms of innovation and updates. So, yung management, ibig sabihin gumagawa ng paraan para magkaroon ng tinatawag na business continuity. So, para masabayan nyo to, kasi ginagawa ng management ito para sa distributors eh. Pero kung ikaw naman wala kang business continuity, sayang yung ginagawang business continuity ng management. For example, we make sure na merong produkto, pero ikaw naman, di ka naman nagbebenta, di para saan yung produkto? We made sure na merong funds for the daily payout, pero ikaw naman, hindi nagpe-pay-in, hindi nagbebenta, so para saan yung daily pay-in natin? So ang ibig sabihin nun, kung yung company merong business continuity plan, ikaw as a leader, distributor, meron ka rin dapat business continuity plan. And don't argue with that plan. So again, if we want to prosper in this condition under the new normal, if we want to prosper, you make sure na meron tayong business continuity. And mangyayari lang yan pag you stick with a plan and marami kayong activities every day. If you want to become productive, isa sa mga pinaka-importanting discipline, yung meron kang mindset na build a no matter what mindset. Ibig sabihin, gumawa ka ng mindset. I-mindset mo na may mindset dapat kayo na kahit ano mangyari. You have to create pressure for yourself. Otherwise, nothing will be done. Alam mo, kaya marami kayong makikita ang distributors na productive kasi pinipressure nila yung sarili nila. Katulad ni Rafi Vergara, oh, bibili ako ng sasakyan, hahataw ako. Meron siyang goal, pinipressure niya yung sarili niya. Sa buhay, hindi pwedeng walang pressure. Because pag wala kang pressure, wala kang maabot, wala kang maa-atim, wala kang ma-accomplish. Remember, tayo, nakuha natin yung mga grades natin sa college, graduate tayo because of pressure. Nagsisipag tayong mag-aral mabuti ng araw kasi nape-pressure tayo from our parents na, you know, pinag-aaral tayong mabuti. Sa trabaho, kung kayo'y empleyado, bakit ka may deliverables? Because there's a pressure from your supervisor, immediate supervisor. So sa kahit saan mo tignan, ano, para gumalaw ang isang bagay, kailangan merong pressure yung gulong. Gulong, halimbawa, pagka walang pressure, hindi tatakbo. Pagka sobra-sobra naman yung pressure ng gulong, sasabog. Pero pag under pressure, hindi naman tatakbo. Pero pagka tamtamang pressure, efficient ang gulong. So, ganun din naman sa water pressure. O, pag mataas yung building, like dito sa amin, I live on the 20th floor, hindi aabot dito yung tubig kung walang water pressure. Yung pampalambot ng mga karne, no? Pressure cooker, ano ginagamit doon? Pressure sa kotse para i-lift yung kotse na mabibigat. Ano tawag doon? Hydraulic. Yung gas from refinery para pumunta sa gas station, mga oil, kailangan ng pressure. So what I'm saying is, you know, you have to add up a little pressure to you para humataw. And nasa isip lagi yung kahit anong mangyari, kahit na mayroong pandemic, magpapapain ako, maglalatag ako, maghanap ako ng prospect kasi maraming nawalan ng trabaho ngayon. This is actually opportunity. The truth is, alam nyo itong pandemic, pwede nating i-convert to ng opportunity. Itong crisis, pwede nating i-convert ito tong opportunity. That's why sa Chinese character, yung Chinese character for crisis, dalawa ibig sabihin. Isang ibig sabihin danger, tapos isa ibig sabihin opportunity. Nasa tao kung paano niya i-turn yung crisis into danger or into opportunity. So my question to you is how you will convert this crisis into opportunity? Simple lang. Maraming taong nawalan ng trabaho. They need extra income, they need jobs, they need source of income. Lataga ng AIM Global or lataga ng Easy. Maraming tao naghahanap ng pagkakakitaan, recruitin nyo para magbenta-benta. O nasa recession tayo, napakaraming tao naghahanap ng pagkakakitaan. Ibig sabihin, with over
ang projected 7 million na tao ang mawawalan ng trabaho. Alam niyo ba, market natin yan dito sa AIM. So, we can actually convert this crisis into opportunity. Kung alam niyo yung gagawin, kung meron kang tinatawag na no matter what mindset, yan po yung sinasabi ko kanina na instead of you focusing on the things that you can control, focus tayo dun sa mga bagay na kaya nating kontrolin, katulad ng galaw natin, katulad ng kilos natin, katulad ng activities natin. And ma-pressure tayo. Let's put pressure on ourselves to do things, to accomplish goals. Because, you know, when you pressure yourself, you make things happen. Nakaka-deliver ka. Pag may pressure ka, you are able to deliver. Pag may pressure ka, you are able to accomplish. Pag wala kang pressure, ang kabaliktaran niyan, complacent ka, relaxed mode ka, tamad mode ka and everything. So let's put pressure on ourselves to be productive. Ito, gustong-gusto ko tong example na to. Sabi sa Africa, it's an African proverb, sabi o. Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must run faster than the fastest lion or it will be killed. But every morning a lion wakes up, it knows it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death. It doesn't matter whether you are a lion or a gazelle. When the sun comes up, you had better be running. So, ang galing yan. Gustong-gusto ko yan because, you know, ang sabi dyan, ang itinuturo dyan is that kahit saan ka pa sa buhay, limbawa, yung mga gazelle pag gumising sa Africa, naka-mindset yun na pag-gising niya, dapat mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa leon. Pero yung leon, nag-iisip din na pag-gising niya, kailangan mas mabilis siya doon sa gazelle. Hindi, magugutom siya. But ang lesson doon, whether gazelle or lion ka, pag sumikat ang araw, dapat tumatakbo ka na. So, ganun din sa buhay. No? Whether you're a big distributor, starting distributor, you're all leader, a small leader, or just starting in the business, when the daytime comes, when the time for you to do the business is there, dapat humahataw na tayo. Whether you're old, new, humahataw na tayo. Ayan. Another thing, okay, gawa kayo ng daily routine. Gawa kayo ng schedule nyo araw-araw. Hindi pwedeng wala kayong schedule sa araw-araw. Gawa kayo ng routine na magiging normal na at automatic na sa inyo. Yung ibang tipong pag-gising mo sa umaga, ano yung routine mo sa bahay? Pag-gising mo, kain. Pagkatapos kumain, maglinis ang bahay. Pagkatapos kumain, maglinis ang bahay, mag-follow up. 10 o'clock in the morning, hanggang 12, follow up. Pagdating ng 12, kain. Pagdating ng alauna, dapat naglalatag na kayo sa mga prospect nyo, whether personal na latag yan or latag yan sa grupo, meeting, or you know, group presentation yan, o kaya closing mo sa Zoom meeting ng downline mo, dapat meron kayong routine hanggang hapon. Pagdating naman ng hapon, break time ka ng konti, kape. Pagdating ng probably 6 o'clock, tawag kay upline, hingi ng update and everything. Pagdating sa gabi, hanap ng prospect para sa presentation mo the following day. And then pagdating ng 10 o'clock ng gabi, panahon na para mag-TV, maglaro and everything. Tapos bukas ulit. In other words, ang mga taong may production, meron silang sinusunod na routine araw-araw. So ang challenge ko sa inyo is that ano yung routine nyo araw-araw? Halimbawa, ang mga bata magaling dyan ano, sa routine. Yung mga anak natin, lalo na yung mga nasa elementary, high school, alam na nila yung routine nila. Pag-gising nila ng alas 5 ng umaga, ang routine yan, punta sa banyo, maliligo. Pagkatapos maligo, kakain. Pagkatapos kumain, magsusuot ng uniform. Pagkatapos magsuot ng uniform, magtutoothbrush. Tapos maghihintay ng school bus. Pagdating sa school, alam na nila yung gagawin nila. Bago pumasok, may flag ceremony. Tapos papasok, magpipray. Alam na nila yung schedule nila ng 8 to 9 Filipino, 9 to 10 English, 10 to 11, or 10-15 break time. Hanggang hapon, hanggang 3, 3.30, 4 o'clock in the afternoon, meron silang routine, tas bukas ulit. Sa atin, bilang you know, network marketers, what are your routine every day, lalong-lalo na sa online? Anong oras kayo nagpipresent? Anong oras kayo nagpa-follow up? Anong oras kayo naghahanap ng prospect ninyo? Ilan ang target presentation nyo per day? Tuwing kailan ang group training? Kailan ka mag-meeting sa grupo mo, sa mga first-liners mo, sa mga generals mo, sa core group mo?
So you have to build that routine, no? Ang pinaka-importante sa pag-build ng network is meron kang consistency. Yung araw-araw na ginagawa mo, you have to make sure na important until such time it goes to you in such a way na routine, ano na siya, automatic na siya, normal na sa inyo yung routine ninyo. Alam nyo, tatapatin ko kayo kung laging effort sa inyo yung pag-network, isa lang ibig sabihin nun, hindi nyo pa siya routine. So, i-develop nyo yung ganong attitude na maging routine nyo yung pag-build ng network, araw-araw. And when you are doing this, of course, it's very important na meron kayong commitment. And pag sabi natin commitment, is not just about the normal commitment we are talking about. Commitment is follow through with what you started. Ibig sabihin niyan kung ano yung sinimulan ninyo, kung ano yung what you started, you have to, you know, started until the end. Ibig sabihin, follow through with what you started until the end. Tuloy-tuloy, pero may kadugtong. And do it well. Total, nandito na tayo, di galingan na natin. Hindi yung, yun yung sinasabi ko sa training ko ng isang araw, do not merely exist. You have to do your best every day. You do it well. Total, nandito ka na, husayan na natin. And ang mga taong productive, ang mga taong may discipline, they never stop until they produce, they never stop until they deliver, they never stop until they get their results, and they do it well. Ibig sabihin, ginagalingan nila, nilalabas nila yung best nila. Kasi may mga distributors na ang sasabihin, I'll do whatever it takes. Gagawin ko lahat-lahat. Pero hindi naman nila ginagalingan, hindi naman nila hinuhusayan. So for me, total, nandito ka na, husayan mo na, galingan mo na. Total, nahihirapan din naman tayo, di galingan mo na. So, more than ever, now that we have this new normal, new condition, you know, this is new to everyone. No one anticipated this. We never knew, we never know how to act. We never know how to respond initially to this kind of condition. But humans as we are, we have to learn how to adapt. We have to learn how to adjust to this new normal. And the best way for us to be able to adjust to this new normal is, of course, learning new skills. When you are learning new skills, kailangan yung commitment mo nandun. Ibig sabihin, pag tinuturuan mo yung sarili mong mag-online, huwag kayong magsasawa hanggat di kayo natututo. Huwag kang mag-give up hanggang hindi ka matututo, because marami ding mga old school networkers na hindi ako techie, hindi talaga ako marunong dyan, mahina ang kokote ko talaga sa gadget, sa internet, o sa online. Well, pag nakakondition yung brain mo na ganun, let me tell you, hindi ka talaga matututo. Okay? Hindi ka makakapag-adjust sa new normal na to. And mapapagulihan ka sa mga pangyayari. Pero kung matututo ka na mas maaga ng online skills, isa ka sa mga unang-unang makikinabang na tao sa mga nangyayaring ito. Because katulad niya, no? Nababasa to ng marami sa inyo, even the government is looking nowadays into taxing possible, you know, putting tax to online selling. Why? Kasi nakita nila ang laki ng revenue na nakikreate sa online. Ang laki ng revenue na nakikreate sa online selling. So ibig sabihin, merong opportunity sa online selling, sa online community. So kung hindi ka magiging part nito dahil wala kang commitment to learn, hindi ako marunong, mahina ako sa ganyan, etc. Hihintayin ko na lang yung seminar, hihintayin ko na lang dumating uli yung old normal. Mga kaibigan, hanggat hindi pa nakakahanap ng vaccine, hanggat hindi na de-develop fully yung antibody for this COVID-19, hindi tayo magkakaroon ng mass gathering. So kung ang pangarap mo, hahataw ka, kung kailan may seminar na, mapaguhulihan na po kayo. So, make a commitment to learn online skills. Ano yung mga skills na yun? Online presentation, online prospecting, online follow-up, online meetings, online closing, online selling, online ABC rule, online training, online building, puro online lahat ngayon. Kung hindi kayo marunong, be able to get a mentor for that, and practice and practice and practice until it becomes a part of you and it becomes normal to you. Yun ang ibig sabihin ng commitment in terms of discipline. Because alam nyo, ang kasabihan ng universe pagdating sa commitment
yung different level na gusto natin sa buhay natin will demand a different level of you. So, iba-ibang baitang sa buhay, iba-ibang skills dapat meron ka. Limbawa, katila dito sa picture na nakita nyo, level 1, ang obstacle niya lang, mga tusok-tusok. Pagdating sa level 2, mas mataas na level, apoy na. Pagdating sa level 3, aba, mas matindi na yung mga kalaban niya, mas matindi na yung obstacle niya. In other words, the higher level you want to go in life means the higher or the better skills you must have. Because life will demand a different level of you if you want to go higher than what you, where you are right now. So, yun yung commitment. Kaya, parang kunwari, naging MC na kayo, naging GA na kayo. O, limbawa, naging MC kayo, naging millionaire circle kayo. You've earned your first million. Kung gusto nyo kitain yung second, third, fourth million ninyo, it will demand a different level of you. Halimbawa, GA ka ngayon, gusto mong maging GA Ruby. Eh, lima yan. Limang direct na GA and GA Ruby. So from GA, GA Ruby is a different level. Yung different level na yun ng pagiging Ruby will demand a different level of you. Dapat mas magaling ka, mas masipag ka, mas marami kang skills, mas may commitment ka, mas ready ka, mas mentally prepared ka. Alam mo yun, mas merong kang ability for that kind of level. So, yun yung kasabihan that every next level of your life will demand a different level of you. So, marami sa atin, madali lang tayong mangarap, madali lang nating mithiin itong bagay na to, itong mas mataas na bagay na ganito. Pero ang question is, nagle-level up ka ba? That's the main question about this. You have to level up. Okay? Because, again, life will demand a different level of you if you want to go higher. Alright? And, another thing is when you are trying to develop daily disciplines, maninibago kayo. Ano ibig sabihin maninibago kayo? Oh, sorry. Maninibago kayo. Magkakaroon ng transformation. Your body and your brain will do everything it can to resist change and growth. So when you are developing your discipline, maraming temptation eh. Yung katawan mo i-resist niyan yung change, yung brain mo, tatamarin ka, mas gugustuhin mo na lang matulog, mas gugustuhin mo na lang. Kasi naka-design ng brain for comfort, for pleasure. Kaya pag may bago kayong ginagawang habit, katulad nitong daily discipline na sinasabi ko, maninibago yung katawan, maninibago yung utak ninyo. But ang important dito sa number 8 na to is that meron kang awareness na itong transformation na to is nangyayari for improvement. Kaya pagka tinatamad kayo, pagka, you know, naghahanap ka ng excuses, ng dahilan, you just have to be aware that this is part of your transformation. Sabi mo sarili mo, part ito ng transformation ko, kaya nagre-resist yung katawan ko, kailangan labanan ko siya. So, understand the transformation process because, again, it doesn't happen overnight. Kung dati, medyo hindi ka mahataw, medyo hindi ka madaming activity, biglang ngayon after this training, dadami yung activity mo, dadami yung kausap mo, eh makakaramdam ka ng konting discomfort, maninibago ka. Andyan yung matetemp kang bumalik na lang dun sa konti ang kausap, nandyan yung babalik ka dun sa di ka na lang umahataw. Kasi nga, nire-resist ni brain at ni body yung transformation na ito. Because again, the brain is designed for pleasure. No? Ang hahanapin ng katawan, pleasure, ang hahanapin ng isip yung madali. Okay? Kaya nga mas maraming nagkukwit because hindi nila naintindihan, hindi nila na-absorb yung transformation process na tinatawag. So, there will be a lot of adjustment on your part, but more importantly, you have to adjust mentally and physically. And pagdating sa emotions, of course, sabi ko dapat maging tough ka mentally and, and physically, maging ready ka mentally and physically. But not only mental and physical, also emotional, no? Yung feelings. Pag tinatamad kayo, pag kayo feeling stressed, you're feeling alone, you're feeling tired, you have to go above these feelings. Malabanan mo siya. Ibig sabihin, yung pagiging malungkot, mag-isa, yung struggle, yung sacrifice, yung discouragement, yung depression, anxiety, and worry, malagpasan nyo, mataasan mo siya. In other words, hindi ka madala ng mga pakiramdam na to. Rather, ikaw nagdadala pa niya. So you go above those feelings where you will never be stopped, you will never be discouraged, hindi kayo
panghihinaan pagka kayo'y may mga pinagdadaan ng challenges. And that means going above the feelings, yung hindi kayo nagpapadala sa struggles, sa obstacles ninyo. Because the truth is, for all you know, minsan, yung mga struggles natin, dinadala tayo dyan. Because sometimes when you're in the dark, or when you're in a dark place, you think you've been buried, but the truth is, you've actually been planted. So minsan, ang buhay, mysterious siya. No? Minsan, akala natin, tayo ay nilagay sa kadiliman, wala na tayong pag-asa, para tayong binuhusan. But the truth is, kaya pala tayo nasa dark, kaya pala tayo nag-iisa, kasi hindi natin alam na itinanim pala tayo for something better. So you just have to go above the feelings, no? Kailangan malagpasan mo yung struggle na ganito, malagpasan mo yung feelings na ganito, because again, naka-design naman lahat ng mga challenges, obstacles to make us better. So when you are trying to when you're struggling, when you're experiencing those sacrifices, discouragement, worries, and anxieties, it's important that you go above the feelings and you tell yourself that you'll be able to overcome this very soon, and that you're just being planted for something better, and you're looking forward for a wonderful future. So yun yung mga mindset na nagagamit toward success, no? Kaya ganun talaga, no? Pagka gusto mong maging successful, most of the time there are a lot of challenges and obstacles, and you will feel alone most of the time. I think sinasabi ko kanina, resist the brain, because success requires constant hard work and fighting against comfort and instant pleasure. And naka-design ito. Kaya, alam niyo yung pagiging tamad, normal yun eh. Kasi yung katawan, nagko-conserve ng energy. Kung saan siya mas makakapag-conserve ng energy, nasa ganung mode lagi siya. And ano yung mga makakapag-conserve ng energy? Ang katawan, nakaupo, walang ginagawa, just lie around, yung hindi ka umahataw. So, i-resist mo yung brain mo. I-resist mo yung temptation ng brain mo na magpahinga. I-resist mo yung brain mo na tamarin. Ang kailangan natin gawin is that, maintindihan is that, yung number 11, magkadugtong to eh, kaya nga number 10 and 11. Yung kahit na meron siyang hard work dito sa part na to, di ba? Yung success requires hard work. You have to understand that kailangan ma-attach mo sa hard work na to yung pleasure. Yung gustuhin mo yung ginagawa mo. Masaya ka sa gusto mo. Yung kahit nahihirapan ka, kahit na-experience ka ng pain, may pleasure yung pain na yon. Ano ibig ko sabihin? Manood kayo ng mga weightlifters. Manood kayo ng mga nag-gym. Yung mga malakit katawan, yung hataw magbuhat. Magugulat kayo, alam nyo, sa pag-gym, sa pagbubuhat. Ang sakit po sa muscles niyan. Ako, ang weakness ko, legs, no? Ang hirap palakihin ng legs, and pagkatapos ng workout ng legs, ang sakit niya. Pero magugulat kayo sa mga nag-workout or sa mga heavy, sa mga weightlifters. Kahit na masakit, pero bakit ginagawa pa rin nila? Kahit na nasasaktan yung muscle, yung chest, kahit na hinahabol nila yung hingal nila, kahit para na silang mag-collapse sa kulang ng oxygen, nahihilo na, nagdidilim na yung paningin, ang sakit ng katawan, bakit nila tinutuloy pa rin? Because they find pleasure in pain. They find pleasure in hard work. So, yun dapat yung attitude na meron ka para maging productive ka. Yung you find pleasure in presentation, you find pleasure in invitation, you find pleasure on pag kahit nadi-discourage ka, okay lang sa'yo. You find pleasure in building the network. Yung bang pleasurable sa'yo, yung pag-network, hindi yung pagising mo sa umaga, sasabihin mo, re-recruit na naman. O kaya, ang bigat-bigat sa loob mo na nagpe-present, ang bigat-bigat sa loob mong ginagawa yung business. I'm telling you, kung ang gusto mo dito pera lang, tapos hindi ka nag-e-enjoy, I'm telling you, you will never become successful. Kasi ang sikreto dito para kumita, dapat masaya ka. Pero kung ang tipong gusto mo lang dito yung kita, pero hindi ka masaya sa hataw, bad trip ka sa prospecting, bad trip ka sa paglalatag, yung bad trip ka sa mga iba-iba pa, sa mga building, follow-up, meeting, training, bad trip ka. Pero pag pinag-usapan kita, gusto ko yan, hindi ka magiging successful dito. Kailangan gustuhin mo yung hard work. Kailangan gustuhin mo yung hirap. Kailangan gustuhin mo yung sacrifice. Kailangan meron sa yung pleasure habang ginagawa yung business. Yung masaya ka. Para magaan ang paso sa'yo. Kasi
minsan kaya tayo nahihirapan lalo kasi kaya mabigat yung pasok sa atin kasi mabigat sa loob mo yung pagnenegosyo. Ang gusto mo lang yung kita pero yung the work itself hindi mo gusto, no? Yun nga yung kasabihan ni a lot of people would like to eat but not a lot of people would like to hunt. Ibig sabihin, lahat ng mga tao gusto kumain pero kukunti lang yung gustong mangaso. So, in other words, dito sa business natin, minsan gusto ng mga tao kumita lang pero hindi nila gustong mag-recruit, mag-build, mag-discourage, hindi nila gustong mag-present, and etc. So, kailangan ma-align yun. No? Ma-align na gusto mo nung kita, dapat willing ka magtanim. Willing kang one day magkaroon ng prutas na pipitasin. Willing ka mag-alaga ng network. Willing ka mag-alaga ng group. So I hope you find pleasure in the hard work. You find pleasure in what you do. Lalo na ngayon sa pagde-develop nyo ng new skills, kailangan you find pleasure in developing yourself. You find pleasure in developing your skills because, again, as I've been saying, kung hindi, darating ang panahon, magkukwit ka na lang kasi nga, pagod ka na. Kaya yung maraming mga distributors napapagod because hindi nila gusto yung ginagawa nila. Gusto lang nila maging successful, pero hindi nila gustong mahirapan. So kahit nahirapan kayo, find pleasure in what you do. Find pleasure in prospecting. Find pleasure in presentation. Find pleasure in selling. Find pleasure in what you do. And enjoy the process. Yan ang pinakasikreto ng taong gusto magtagumpay. So those are the 11 no? Ways to develop your discipline. Kaya dun sa mga kaka plug in lang ngayon sa kaka-tawag dito, kita lang. Gusto ko lang i-highlight itong sabi ko kanina. Ang topic ko kasi is, ayan, productivity is not magic. Yan ang topic ko. Kaya ngayon, I was able to tell you na yung mga distributors na nakikita nyo nagiging productive, hindi po yan magic lang na nangyari sa kanila. Meron silang mga disiplina in-apply. And yun yung mga kinuwento ko sa inyo, yung 11. And again, this is a copying business. Kukopihin nyo lang naman, gagawin nyo lang naman yung mga ginawa ng mga taong successful. And eventually, you will also become successful, no? In what you are doing, in what we are doing. So, I hope that you guys are able to learn something from me tonight, no? I hope that you have enjoyed our session for tonight. And again, I'd like to highlight our upcoming June 28 virtual rally. I hope everyone will be there and invite your prospects, invite your downlines and leaders to be able to witness this virtual rally, the biggest. We are hoping to be the first and the biggest. We have the biggest participants, no, live participants in that rally. All right? So, ayan yung mga host natin. Okay? Thank you very much po, sir. Yeah. You're welcome. Yeah. So, if it's okay, sir, mag-share lang ako ng konti from your topic tonight. Kasi siguro isa talaga ako sa medyo tinamaan ng inyong sinabi. Especially when it comes to adapting to the new norm. Kasi nung na-announce po yung lockdown, sabi ko before, 1 month lang naman yan. After yan, balik na agad sa normal. Yun din talaga yung thinking ko. Until such time na nung nababanggit na yung word na new normal, sabi ko, meron pala nun. Sabi ko, I was thinking kasi na parang after the lockdown, as in babalik siya to where we were before. Mm-hmm. Yung normal activities, yung ganyan. So parang, nung na-mention na si new normal, sabi ko, teka lang, paano ako mag-a-adjust doon? What can I do for the group? Kasi for such a short period of time na ginagamay ko pa lang yung offline, parang na-enjoy ko pa lang yung umiikot for 1 year. And then all of a sudden, biglang ganito. So parang it was hard for me. But then, gaya nga po ng sinabi mo kanina, sir, wala kasi tayong magagawa eh. If it's the case right now, then we really don't have a choice but to adapt. The group may not have adapted
affected ng mabilis, but at least we are trying to cope with the new normal. And very thankful kami because of this kinds of platform, may Zoom na ganito. So we get to meet at least almost every day na nga. Sabi ko nga po kanina, we do 4 to 5 times training in a week. So very thankful kami. And yeah. Responsive and helpful yung mga speakers po na na-invite namin, kagaya nyo po, sir. So, ang dami naming natututunan. And for the short period of time that we've been doing this kinds of training po online, sir, I'm proud to say na meron ng mga nag-i-step up kahit pa paano sa group. Nakaka-cope na. So, dun po ako thankful. Tapos, ang sarap kasi din ng feeling, sir, na every time they tell you na thank you for doing these kinds of training kasi dito kami natututo, na-build yung confidence ko and all. So, kumbaga parang mas na-appreciate mo na meron din palang nangyayari, may result pa din na pwedeng lumabas out of this. In fact, I have two, if I can mention lang po sir, no, I have two leaders here na talagang offliners by heart. Pero pagpasok ng new normal, talagang nag-step up sila and there are two of, parang ba sasabihin yun, dalawa sila sa may pinakamalaking kinikita sa group right now, which is wow. Ralph and RG. So, congratulations sa kanila. And I believe po, sabi nga natin, kung nagawa ng iba, kung nagawa ng mga crosslines, kung merong nakagawa sa grupo, it's not impossible na mas marami rin na makagawa sa team. So, yun. Thank you very much po, sir. Kasi yeah. Reminder din po sa amin lahat po na sinabi ninyo tonight. Thank you very much po. It's my privilege. So, hopefully, may mga sessions pa tayo in the future. So, basta, what you have to understand is our business, our company is really very stable. Alam nyo, sa lahat ng companies ngayon na very active, isa tayo sa mga pinaka-hinahangaan sa industry ngayon kasi despite the fact that merong pandemic, merong lockdown, ang bilis nag-adjust ng AIM Global in terms of our easy online shop, making sure na yung mga BCO natin may enough products, making sure that our IT system is ready, nakakapag-encash kayo. Yun nga lang yung check natin na nagkaroon ng interruption because kaya naapektuhan yung check releasing, check encashment, kasi sarado ang office, wala ring accounting na department na magpo-process ng encashment ninyo in terms of checks. But yung ATM encashment is ongoing. Yung, daily payout is ongoing. Delivery system is ongoing. And hindi lahat ng mga companies sa industry nakapag-adjust nito. No? Tayo, ang bilis nating nakapag-adjust. Kaya naman, maganda pa rin ang sales natin. Ang business natin in terms of our international operations, very, very stable. You're in a far, far better position than ever before. Kahit na merong new normal at next normal, we are ready for that. Abangan nyo yung mga good news ni Doc. It's coming June 28. Marami tayong pasabog. Marami tayong... Sobrang excited na kami dun, sir. Yes. Meron tayong ilo-launch na bagong products. Meron tayong raffle draw during the virtual rally. Can you imagine? Magkakaroon tayo ng raffle prizes. Ha? Ipanalangin nyo, baka magpa-raffle pa ng kotse ang mga BOD. So, virtual na nga. May pa-kotse pa. So, pero more importantly, sigurado magpa-raffle kami ng maraming laptops, maraming cellphones, maraming gadget. Kasi nga, ito yung new normal. Yung para may mga gamit ng mga distributors. So, there's a lot of things going on. Marami tayong development na ginagawa sa company. Hintayin nyo yung mga digital products natin that we will be launching very soon. So, kapit lang at saka syempre importante pumataw dahil sayang naman na nandito na tayo tapos hindi ka rin gumagalaw. Ito nga yung sinasabi nyo sa training pag nagko-closing kayo, di ba? Yung member ka nga, may 7 heads, 15 heads ka, hindi mo naman minamaximize, hindi mo lang alam ilang tao dyan ang gustong-gusto magka 3 heads, 7 heads, 15 heads, pero walang capacity. Whereas ikaw na nandito na, you know, 15 header ka, dapat hatawin mo ng gusto. Kasi mas maraming tao yung gusto sa position mo pero hindi nila magawa. Yung mga ganong closing guys. Yan yung mga importante ngayon. Alright? So, with that, I have my presentation. Oo. Sir,
Yes po. Josie po. Oy, naku, Tita Josie. Hello po. Yes. Tita Josie. Go ahead, Tita. Sige po, naririnig ko po kayo. Wala na naman si Tita Jo. Ano siya? Na-statue. Tita Jo, are you still there? Nawala na naman si Tita Josie. Alam po, nag-i-stack. Otet, miss ko na ang ano. Miss ko na ang Gotong Batangas, Otet. Ah, sir. Ah. Padala kita dyan sa kondo po pag napaluwas ako. Gotong Batangas natin dyan. O sige, I can answer some Q&A, no? Question and answer portion tayo for a few minutes. Siguro yes. For 10. Okay, thank you po, sir. Sige. I think meron pong question si Billy. Billy is actually from Tagaytay po, sir. Teka lang. One of the youngest and newest member po. Billy Bonavente. Tama ba ako? Yes po. Okay. Sige, Billy. Billy, go ahead. Hindi gumagalaw si Billy. Ito, tinype niya po pala. Chat. What are the requirements to have a BCO sa isa pong country na hindi pa po natin naaabot? Well, number one, ang business model ng company, as much as possible pagdating sa international branches, company branch yan. Wala pa tayong history ng BCO pagdating sa international branch. As much as possible, pagdating sa international, ang may hawak company. Kaya kung makikita ninyo sa buong mundo, lahat po ng ating mga branches ay company branch. Wala tayong BCO. Because we want to make sure na tayo yung may hawak ng management for the fair service to our distributors. Ayan. Alright. Sino pang may tanong? Sige po. Kung naiyakay magtanong ng live, pwede nyong i-chat. Kung naiyakay magtanong ng live, pwede nyong i-chat. Apply. Anybody else? Okay, apply. Yeah, nagluloko kasi ang net ko. Thank you, sir. No problem. Sir, tama po kayo na tulad namin, tulad ko, dati akong offline. Hindi pa ako sanay sa ganito. Pero nakakatuwa, nasasanay na. Kasi palibasa, araw-araw mo nang ginagawa, nagagamay na. Kung dati, gabi na kami dumadating, galing Ortigas, ngayon ang maganda, kahit nandito ka sa bahay, nare-reach mo yung grupo. At yun nga, sasabay ka sa Agos. Kasi kung hindi ka sasabay sa Agos, may iwan ka. Kaya natututo na. Kailangan galingan na. Thank that's you, sir. That's very good po. No? At least nag-a-adjust na. Kasi minsan, ang pinakamahirap mag-adjust na mga demographics natin, syempre yung mga medyo bata. Katulad ni Tita Josie. Hindi sanay. Thank you, so, sir. Mga matured, sir. Na mag-shift sa online, syempre yung old school, no? Yung old school or traditional networkers. Ang pinakamabilis namang mag-adjust, itong mga kabataan, millennials. But then again, sabi nyo nga, it's a matter of adapting, pag-adjust, and the easier, faster you will adjust, the better. Kung mas mabilis po kayong makakapag-go with the flow, mas better para sa bawat isa. Ayan. Any more question? Sige po. Anybody else po? Yeah, apply. Yan. Pang ninanamnam pa nila, sir, yung mga natutunan nila ngayong gabi. Sino pa po may question? Kung medyo nahihiya po kayo magsalita, I can chat it na lang. Che, no? Meron tayong tinatawag na non-video participants. So, meaning nakikita lang, naririnig lang nila tayo. Opo. Yung iba po kasi, sir, kaya hindi makapag-open ng cam, nasa trabaho. Nakikinig lang. Yung iba naman po, may katabi ng anak, kaya hindi na makapag-cam. Yes po. Oh. Well, anyway, I'm sure hindi pa naman to ang huli at last. Hindi pa ito yung huli na magkakaroon tayo ng guest opinion. So in the future, tomorrow, I will be speaking to another group again.
So ito, mayroon tayong chat. I'm willing to learn online marketing and good morning po. Totoo pong medyo katulad kong bumabata. But I'm willing to learn online marketing. Well, ano lang po yan, ano? Lahat naman ng bagay na papag-aralan. Tsaka, ang human being, ang tao, pag tayo po'y walang choice na iba, we are easy to adapt. Nagkakaroon lang ang tao ng hesitation to adapt pag alam niyang meron siyang ibang option pa. Pero pagka yun na lang ang option mo, halimbawa, katulad ngayon, the only option that we have is online, hindi kayo pwedeng mag-offline, mabilis kayong matututong mag-off online, I'm sure. Hindi katulad dati, halimbawa, sabi na natin, wala hong pandemic, walang crisis ngayon. Tapos sinabi ni Upline, oh, mag-online tayo. At the back of your mind, alam mo pa rin namang na merong offline. Bakit mo gagalingan sa online? Tama? Pero dahil sa scenario ngayon, walang magagawang offline, mapipilitan ka ngayong mag-online. So it will be easier for you to adapt kasi wala kang ibang choice. So yun yung sabi ni Charles Darwin that the most intelligent species, sabi nila, yung species daw, no, na magsasurvive is not the most intelligent, but the one or the species that can adapt. Ayan. Yan ang sabi ni Charles Darwin, yung magaling na, alam mo na. Anyone else? Meron pa? So, ang mga magkakaroon ng matinding biyaya ngayon, yung mga mabilis mag-adjust. Not the most intelligent, but the one that can easily adapt. Ayan. The strongest species is not the most intelligent, but the one that can adapt. Ayan. Sino to? Opo, R29. Hello po, sir. Pwede po bang makahingi ng short English presentation? I think meron na tayong English presentation na short, na animated. Ako ang gumawa niyan. Pakihanap na lang sa mga videos natin online, sa FB page or sa YouTube. Meron na tayong English, no? I-search mo lang. R9PM. Okay. Opo na R9PM. Search mo lang. Okay? Yung gumaganyan ako, merong 899-700-1-8. Meron na akong maikling presentation. Alright. Sino pa? Merong gusto makichismis, sir. May clue or hints po ba? Ano po ang promo natin sa upcoming event? Ulit. May clue or hints po ba, sir, kung ano po ang promo natin sa upcoming event? Surprise lahat, kuya. Surprise lahat yan. Yeah. But definitely magkakaroon. Don't worry. Basta importante manood kayo para dun yung malaman yung promo. Kasi pag sinabi ko dito, hindi na kayo makunood. Suset, tatawa-tawa si Suset. Yun yata ang balak ni Suset eh. That will be 3:30 in the afternoon. Tama po. Yes, 3:30 Philippine time. Alright, wala na. So anyway, guys, I hope that you've learned something from me today, and I'm looking forward for another session with you all. Stay safe. God bless you all. And kita-kita tayo when this thing is over. Alright? Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless. God bless.